Hello mga friend, welcome to my channel. For today's video mga friend, may bago naman akong i-share sa inyo. Isang Samsung Galaxy Tab A T515, 10.1 inches. Alright, so ang nangyari sa tab na ito mga friend ay ayaw na niyang magbukas. Hindi na siya nag-o-on mga friend. So titingnan natin kung anong problema mga friend. Tara, let's go! Yan, natanggal ang yung CD at nahulog daw, buti hindi bumagsak sa simento, bumagsak lang daw sa kama. Ayan, pero ito ang nangyari. So bumagsak, naghiwalay talaga itong dalawa, itong LCD niya at saka itong body, at natanggal daw itong flex cable. So nung tiningnan ko, binalik nila at hindi na nagbukas. Ang problema siguro nito, baka na-damage itong flex cable ng LCD. Baka may naputol dito. So, ito, titingnan natin. Tatanggalin muna natin itong flex cable niya. So, dito tayo magsimula sa kanyang connector. Ayan. Ang pagtanggal po ng connector na to, itong black mga friend, kung napansin nyo yan, yung itim na yan, iangat lang natin to. Ayan. Ayan. Okay. Pag naangat na, pwede na natin tanggalin ang LCD. Wala namang problema ang LCD mga friend. Hindi naman siya nabasag nung nahulog. So, tingnan natin. Ayan. Tanggalin natin itong flex cable niya. Try nating palitan, ano? Try nating palitan. Baka may damage sa flex cable niya mga friend, kaya ayaw nang mag-on ang LCD. So, tatanggalin muna natin yan, lahat ng mga tornilyo na nakikita natin, tatanggalin yan. Yan. So, kung natanggal na natin lahat ang mga tornilyo mga friend, madali na lang siyang tanggalin. Ayan, dandahan natin yan. Sungkitin mga friend ha, sungkitin natin yan. Dandahan lang. Ayan. May kumakapit pa yan dito. Cover na. Ayan. So pag natanggal niya ang back cover, so ito yung flex cable ng LCD. Ayan, ito yun, tatanggalin natin. Okay, so natanggal na natin. Alright. Ito, so natanggal na natin itong flex cable ng LCD niya mga friend. Ayan. So, titingnan natin itong model niya. Ayan. Ayan. T515 LCD. Try natin itong palitan mga friend kung tama ba yung hinala natin na ito yung sira. So, bumili tayo mga friend sa online, sa Shopee. Ito, itong bago. Ito yung bago mga friend. Ayan. Okay, so ito yung bago. Ayan, T515. Ayan. Okay, so tanggalin natin. Alright. Ayan, so tingnan natin itong model niya. Ayan. Ayan, magkaiba lang dito, WY. Okay, so yung kanina is M. So, ito naman siguro yung kasya para sa kanya. So, itry lang natin to. Basta may nakasulat yan mga print, T515 LCD. So, itong may sulat na LCD, dito natin sa LCD i-saksak. So, itong black, ayan, iangat natin yan. Pag naangat na yan, isaksak natin. Ayan. Pag nasaksak na natin yan, ilock natin. Ayan. Okay. So, nakalock na yan. Tapos, itong kabila, saksak natin dito sa body. Body niya mga friend. Ayan. Saksak natin dito. Ayan.
So, bali, ang forma nila, ganyan, ayan. Itong banda dito, nakabind na. Ayan, nakabind na yan dyan, nakabind na. Tapos, pansamantala lang natin na, i-try natin mga friend. Ito yung cable na dito. Yung connector niya. Alright, so ngayon, i-try natin i-on. So, ito yung on niya. Hindi pa rin mga friend, hindi. Walang on. Hindi siya nag-on. Pero i-try natin i-charge mga friend, baka lobat lang. Okay, kuha tayo ng charger. So, ayan, charger natin. Ayan, nakasaksak yan ha. Ayan. Alright, so, as you can see mga friend, lumabas naman itong percent niya, ayan. So, tama mga friend ang hinala natin. Itong flex cable lang ng LCD mga friend ang na-damage. Try natin buksan mga friend. Try natin buksan. So, pindutin natin ang kanyang... Asa na yun? Ito yung kanyang power. Alright. Ayan. Gumising na siya mga friend. Ayan, gumising na siya. So, ito lang talaga yung sira mga friend. Okay. So, tingnan natin. Baka may password to. Hindi na naman natin to ma-open. So, ito yung pinaka-importante mga friend na gawa natin na successful. Okay, brightness. Brightness niya mo. Alright. Yung brightness, ayan. So, as you can see, no? May password nga mga friend. Okay, so, ibalik na natin mga friend ang kanya mga tornilyo. So, ganyan po natin ipinipisto mga friend ang ating LCD. So, pagkatapos natin mga friend, may balik ang lahat ng mga tornilyo. So, lalagyan na naman natin mga friend ng pandikit para hindi na siya mahuhulog uli itong LCD. So, ang gamit pala natin ay T7000. So, mabibili po natin ito sa online. Sa Shopee, marami ito sa Shopee mga friend. Okay, so, lagyan lang natin ng konti para dumikit itong LCD at hindi na siya mahuhulog. Tapos natin malagyan. Ilagay na natin to. Ayan. So, dandahan natin ilagay mga friend. Ayan. Ayan. Ilapat lang natin ang ganyan mga friend. Okay. So, ayan mga friend. Wala tayong magagawa dahil hindi tayo binigyan ng password. Kasi matagal na kasi itong naka-standby sa bahay bago nila ibinigay sa atin para ipaayos. Sana po yung mga friend, mayroon kayong nakuhang kahit kunting idea mga friend sa ating vlog. Huwag niyo pong kalimutan mga friend, kung nakatulong man itong video natin, huwag niyo kalimutan magbigay ng isang like at don't forget to subscribe at pinutin na rin ang notification bell para maging updated tayo sa susunod natin mga uploads. Okay, so salamat mga friend sa inyong panonood. This is the Max Ibenz Page 1. Dalisi Vlogger.